Hello mga kapatid! Ngayon po ay aking i-share sa inyo kung paano magkaroon ng mushroom garden, mini garden ng mushroom sa loob ng apartment. O diba kung inyong iisipin, parang napaka-imposible na magkaroon ng mushroom garden sa loob ng apartment. Pero based sa aming experience, ay i-share ko sa inyo kung paano. Dahil nga tayo ay busy sa trabaho, wala tayo sa ating probinsya, hindi tayo makapagawa ng sariling fruiting bag, ay pwede po tayong bumili. Marami na ngayong mga expert na gumagawa ng fruiting bag at kanilang binibenta ito. So dahil kaming mag-asawa ay gustong-gusto namin ng fresh mushroom, bumili kami ng fruiting bag. At nagkaroon kami ng fruiting bag last 2 months lang. Pero hindi ibig sabihin pag bumili kayo ay hayaan nyo na lang yun sa isang tabi. Kasi syempre, lahat ng bagay ay kailangan alagaan para hindi kailangan nating alagaan para ma-meet natin kung ano ang gusto nating mangyari sa isang bagay, di ba? Para kung gusto natin ang isang tanim ay magbubunga, kailangan natin yun na aalagaan, di ba? So, kaya mamaya-maya lamang ipapakita ko sa inyo kung paano makapagpabunga ng mushroom sa loob ng apartment. Isishare ko din sa inyo kung paano alagaan yung nabili yung fruiting bag para hindi masayang ang inyong pera. So, meron din tayong mga simpleng paraan na sa pag-aalaga ng fruiting bag para tayo sigurado na ito ay bubunga. At alam nyo ba, napakasarap sa pakiramdam pag nakita nyong bumubunga na ang fruiting bag. Dahil bumunga na ang, alam mo yun, yung pera na pinanggastos mo doon sa fruiting bag. Hindi naman po siya kamahalan. Affordable lang siya. Hindi kayo lugi. Talagang sulit na sulit ang inyong pera kahit 2 fruiting bag lang kahit papano. 5 to 7 days, or I mean every 5 to 7 days ay meron kayong makakain ng fresh mushroom. Kaya salamat sa asawa ko dahil sa kanyang hilig sa pagtatanim ay nahawa na rin ako. At ito'y maganda talaga na kumain tayo ng sariwang gulay, prutas, dahil lalong-lalo na sa pandemya ngayon, kailangan na malakas ang ating immune system. So, lagi tayong magbasa ng mga tips kung paanong mapanatiling healthy tayo, ano-ano ang ating mga gagawin. Kaya kaming mag-asawa, dahil gustong-gusto namin na makatikim ng fresh mushroom, hindi man araw-araw, minsan araw-araw dahil medyo madami ang aming fruiting bag, kahit papaano ay may araw-araw, minsan naman every other 2 days or every other day, ay talaga namang sariwang-sariwang mushroom ang aming kinakain. Pag mushroom ang inyong ulam ay hindi na kailangan ng seasoning. Kasi, di ba nga, ang mushroom ay ginagawa siyang seasoning. So, mas masarap yung fresh mushroom. Di ba? Lasang-lasa mo ang sariwang-sariwang gulay. Kaya, eto na, ipapakita ko na sa inyo kung paanong matiyak na bubunga ang inyong biniling fruiting bag. Kaya ito na siya. Yan, dito po kami nakatira sa housing ng school. So, kung inyong titingnan ay parang napaka-imposible na makapag patubo ng mushroom sa isang apartment. Dahil hindi naman kami allowed na magkaroon ng garden para sa aming mga gustong itanim na gulay. Limited lang ang space dahil nga po ay apartment siya. So, ayan. Ganyan pong itsura ng aming bahay. Yan po ay sa kabilang apartment. Pero ganito din po yung design sa amin. Dito po ako nakatira sa loob ng campus ng Adventist University of the Philippines. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano kami nakakapagpabuhay ng mushroom. Dito lang po ako sa washing area namin nilagay ang aming fruiting bag. O, tingnan nyo po ha, excuse sa mga kalat dyan.
O, ganito lang po kalaki ang space. Ayan, ito po ang washing machine. Ginagamit ko sa paglalaba. So, ngayon, ito na siya. In 1, 2, 3. Papakita ko na sa inyo ang aming mushroom garden inside the apartment. Ito na po siya. Ayan. Kung inyong mapapansin, ay may nakatapon po na tela. Bakit? Dahil po, yung tela na yan, ay binabasa po yan sa araw. Kailangan po siyang basain para po mag-create ng hamog yung ating fruiting bag. Doon po, nagsisimula na magkakaroon ng amag ang ating fruiting bag. Pag hindi po nagkakaamag ang ating fruiting bag, ay hindi po siya magbubunga ng mushroom. Kaya, kailangan po ganyan. Tapos, ang inyong gawin po ay lagi nyo pong ispray yan ng tubig para mabasa po ang tela at mag-create siya ng hamog. So, ngayon, ipapakita ko na po sa inyo. Actually po, 2 months na kaming kumakain ng fresh mushroom mula dito sa aming munting mushroom farm. Char. Ito po. 1, 2, 3. Tadaan! Ayan po ang aming fruiting bag. Teka, kunin natin ng tabi. Ayan po siya. Ayan po. Meron po kami siguro mga 15 pairs. Pero binigyan namin yung aming auntie kaya nabawasan na ito. So, kung mapapansin nyo, ganyan po. Marami na siyang hamog. Yan pong kulay puti-puti na yan ay yan po ang amag na tinatawag. So, ibig sabihin, ready na siyang bubunga. So, yan. Napansin nyo po, meron siyang butas. Bumunga na po yan. Kaya ganyan. Ito, bumunga na po yan. Nag-aantay na uli na bubunga. So, pag nakabunga po ang isang fruiting bag, mag-aantay po ulit kayo ng 5 to 7 days para bubunga siya ulit. So, ito po ay, ayon sa mga eksperto, nagtatagal po ito ng 6 months ang isang fruiting bag. So, within 6 months siya mamumunga, kaya hindi kayo lugi. Kahit bibili kayo ng isang fruiting bag, magkakaroon kayo kahit papano ng fresh mushroom every 5 to 7 days. So, pag bumunga na siya, ito na yung itsura niya. Ayan, kita nyo? Ayan, maliit pa siya. Pero bukas po yan. Bukas, malaki na po yan. Pwede na yung kainin. Ito po, tulad nito. Yan po ay ready to harvest na. So, alam niyo po ba na napaka-masustansya niyan? Doon po sa hindi pa nakakaalam, ginagawa po yung seasoning. Yan po ang healthy na seasoning kaysa po dun sa mga ibang seasoning na ating ginagamit na process na ito po ay napaka-healthy. Hindi nyo na kailangan ng seasoning pag fresh mushroom ang inyong kainin. Ayan po. Tingnan nyo, meron na naman. Oh, bukas malaki na yan. Ayan po, oh, tingnan nyo. Merong maliit. Yan, kita nyo po yan. Ayan, di ba? Ang saya. Kaya, kahit nasa apartment kayo, pwedeng-pwede po kayong magkaroon ng garden ng mushroom. Di ba? O, oh, ayan. Yan lang po ang aming lagayan. Mas maganda po, gumamit kayo ng pang spray para pang spray sa pang dilig at ilagay nyo po sa ref. Kasi ang mushroom ay tumutubo po sa malamig na lugar. So, mas maganda din po malamig yung inyong ididilig. So, ilagay nyo sa ref para malamig siya at ispray nyo po. Araw-araw nyo po siyang diligan sa pamagitan ng pag spray. Ayan. Kung hindi po kayo makagawa ng sariling gawa ng fruiting bag ng mushroom, bumili na lang po kayo tulad nitong ginawa namin para ready to bear fruit na po siya. Ayan lang po. Ayan. Diba? Healthy. Healthy ang buhay. Lalong-lalo na ngayong pandemya. Ito po ang aming ginagamit na pang spray sa mushroom. Ayan, para hindi naman po mag-overflow yung water. Ayan. So, ispray nyo lang po siya.
Ganito po, ipapakita ko sa inyo kung paano po siya didiligan. Based on our own experience. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano didiligan itong mushroom. Ganito lang po. Basain nyo yung tela para mag-create po siya ng hamog. Yan, basain nyo po yan. Kasi yan po ay makakatulong para malamig ang pakiramdam ng mushroom. Dahil nga po sa malamig sila tumutubo. Ayan. So, bukod po sa pag-spray ng tela, spray nyo rin po ang fruiting bag. So, bibigyan ako ng sample paano mag-spray ng fruiting bag. Para po siguradong bubunga ang inyong fruiting bag at hindi kayo lugi sa inyong pagbili ng fruiting bag. Ganyan lang po. Spray nyo lang po yung katawan. Huwag po yung direct sa loob mismo. Ganito. Ayan. Ayan yung katawan. Spray nyo lang po yan. Para po ay makakatulong po yan para mabilis ang pagbunga ng inyong mushroom. Ayan. Ganyan lang po. Spray nyo yung fruiting bag. Ayan. Spray nyo lang po ang fruiting bag para siya po ay yung katawan po ha, hindi po yung kung saan binutasan para lumabas ang mushroom, yung katawan po ng fruiting bag. So, ganun lang po siya kasimple. Kung doon po sa mga mahilig ng mushroom, wala po imposible. Kami nga po sa apartment nakatira pero kumakain kami ng sariwang mushroom. Kaya, kung gusto nyo rin pong magkaganyan, ay contact nyo lang po ako para maituro ko sa inyo kung saan po nakakabili ng fruiting bag ng mushroom. Maraming salamat sa aking 200 plus subscribers. Hindi po ako magsasawa na kayo ay pasasalamatan. Doon sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At marami po akong i-share sa inyo tungkol sa buhay ko at yung mga kaalaman ko sa pagiging isang Adventist, kung paano ko napanatili na kahit doon sa mga hindi nakaalam, ako po ay 33 years old na, pero maraming nagsasabi na parang hindi daw po ako 33 years old, parang teens lang. Ewan kong totoo ha, sana totoo yung sinabi nila, dahil po yan sa aking mga kinakain. At naniniwala ako na pag ating sinusunod ang principle ng healthy lifestyle ay talagang magiging younger looking tayo, di ba? Kasi tayo ay ginawa sa wangis ng Panginoon, kaya walang pangit sa mundo, lahat tayo maganda at gwapo. Yun ang ating pangawakan, positibo lang tayo. Hayaan nyo yung iba na sabi pangit kayo, basta sabihin nyo sa rin yung maganda ako dahil gawa ako sa wangis ng Panginoon. Kaya huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-click niyo po yung subscribe button sa baba at saka yung notification bell para pag ako ay may mga bagong videos na i-upload ay inyong malalaman. Salamat ulit sa panonood. Sana i-share niyo sa friends niyo para mag-subscribe sila para mas marami pa pong makapakinig at makanood sa mga inspirational videos. At minsan ay kakantahan ko rin kayo para ma-inspire naman po kayo sa buhay na habang buhay may pag-asa. Bye-bye! God bless everyone!